sa lahat, ang magandang location o lugar na magandang pagtayuan ng fish pan ay yung magandang klase kong lupa, hindi masyadong mabato. At medyo malayo po sa makakapinsalang mga tubig na dapat na abutan ng baha. At location po na mabilis para mapuntahan ng mga buyer at madali pong marating. Mas malaking bagay po kung halimbawa mayroon po tayong source na talagang kumbaga sa ano yung buhay na tubig po na nanggagaling sa ilog o sa kanal. O ingatan lang po natin doon, halimbawa po sa pagkakataon na tulad ng ilog na pagkukunan ay yung dapat na hindi pong maatapunan ng lason. Pero mas maganda po, advisable kung gagamit tayo ng deep well or ng water pump para po mas secured po yung ating mga alagang isda. Sa isang hektare, halimbawa magre-renta po sila parang nasa 25 to 30 ang isang hektarya. Depende rin po sa kontrata kung ilang taon niyang gagamitin. Pwede rin po sa palayan, basta hindi makakapinsala yung mga katabi mong palayan na hindi maepektuhan yung gagawin mong fish pan. Pwede rin po siya, advisable din po siya kahit sa gitna po ng palayan. Basta po ang iingatan po natin dyan para hindi po mapinsala yung ating mga alagang isda. Kailangan hindi po siya nakakaamoy ng lason doon sa mga karatig na palayan para mas secured po siya. Pwede na lang po siguro banggitin sa kanila na huwag masyadong mataas yung pag-i-spray nila mga water. Kasi kung medyo mataas at mahangin po, tatapon din doon sa loob ng palaisdaan. Maganda rin po yung may mga halaman, may mga puno para kahit papano po, para nahaharang po nung mga dahon o mga puno yung ini-spray na gamot. Hindi po siya basta papasok dun sa dahon na po siya kakapit. Bali po sa pag-stack po ng ating fingerlings, ang pangunahin po dyan ay papatrabaho po natin siya. Kung meron man po yung tulad po niyang kalabaw, pwedeng ipa-araro, susuyurin. Pagkatapos po nun na araro, prepare po siya ng mga 2 to 3 days. Ayun, babasagin po ulit. Tapos yun, sasabugan na po tayo natin ng tisid, saka po lime. Pagkatapos po nun ay pataba, pangpalumot. Sa ano po yung sa pag-aararo po sa isang hektarya, pagka dalawa o tractor gagamit, kaya naman po na isang araw yun. Sa kalabaw, mga dalawang araw po siguro. Pagkatapos pong maararo nun, babasagin po natin yun. Sasabayan na po siya ng tisid para po mamatay yung lahat na naiwan na plankton po at saka mamatay yung mga similya na dapat na maalis po sa loob ng pispa na yun. Para pag naglagay po tayo ng fingerlings ay wala na pong ibang pipinsala rin sa mga alaga nating isda. Sa lime naman po, naararo na po siya, pwede na pong isabay yung lime. Sa pagpapataba naman po, ang paglalagay naman po nun, kailangan ano na po siya, na ilagay na po yung lahat ng gagamit na tisid saka lime bago po malagyan ng pataba, kailangan mga 4 to 5 days bago siya palungutin para malinis na po talaga yung tubig. So sa stacking naman po, pag fingerlings pa lang siya, 1 meter to 1.5 meter po ang tubig kailangan para po, kumbaga advisable po rin sa mga fingerlings na ibibitaw natin para sakto lang po yung ano nila. Kumbaga hindi masyadong malalim, hindi masyadong babaw. Yung po siguro sa mga bagong mag-aalaga o mga bagong magpipispan, ito po siguro, una-una po sa lahat, yung lugar na dapat na maayos, na nararating agad ng buyer, kahit malayo sa highway o anuman. Basta yung importante po kasi, na unang pangunahin tinitignan po ng mga mamimili natin, mga buyer, yung daan para mabilis po silang makarating. At mabilis din po natin mailalabas yung ating produkto na isda para po walang magiging dahilan para ayawan po nila yung ating palaisdaan. Napuntahan.